Hi guys, it's me, Erin. Welcome to Kindergarten, Module Serie. Nandito tayo sa week 9. Mga paunahin, pangangailangan ng mga bata. Naalala mo ba yun na pinag-usapan natin? Mga pangangailangan ng tao? Ngayon naman, pangangailangan ng bata. Ang mga kailangan ng mga bata para mabuhay. Tignan natin dito sa unang gawain. Ang unang gawain ay ikahon ang mga larawan ng mga paunahing pangangailangan ng mga bata. Ipalawanag anong sagot. Dito sa unang larawan ay larawan ng mga damit, yung mga dress o bestida. Kakahon natin yan dahil kailangan yan ng bata para siya ay hindi mainitan kapag tatinit. Hindi naman ginawin kapag panahon ng tadlamig kasi kung wala siyang damit, pwede siyang magkasakit. Ikuhon natin yan mamaya guys. Ang sunod naman na larawan ay larawan ng mga laruan. Hindi natin ikakahon kasi hindi naman sila paunahin kanlaro ng bata. Kasi mabubuhay naman sila kahit walang laruan. Ang sunod naman ay larawan ng telepono. Hindi natin ikakahon kasi mabubuhay naman ang bata kahit walang cellphone. Hindi yan paunahin kanlaro ng bata. Ang sunod naman ay larawan ng mga pagkain. Meron ditong prutas at inumin na tubig. Ikakahon natin yan. Dahil kailangan yan ng bata para mabuhay. Ang sunod naman ay bahay o tirahan. Ikakahon din natin yan. Dahil kailangan yan ng bata para meron siyang masilungan, may matitirahan at may matutulugan. Sunod naman ay larawan ng gatas. Ikakahon din natin yan. Dahil ang bata umiinom ng gatas para siya ay lumaki, malusog at malakas. Ang sunod naman ay larawan mga short at t-shirt, mga damit din, kaya ikakawin natin. Ang sunod naman ay larawan ng kamera. Mabubuhay naman ang bata kahit walang kamera eh, kaya hindi natin ikakahon kasi hindi siya paunahin kalara ng bata. Tara, ikahon na natin ang tamang sagot. Tapos na tayo sa unang gawain. Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Kulayan ang mga larawan ng mga paunahing pangangailangan upang mabuo ang daan patungo sa mas maganda at maayos na buhay. Ang unang larawan ay mga damit. Kukulayin natin yan dahil kailangan natin yan para maging maayos ang ating buhay at para maging maganda. Sunod naman na yung larawan ay larawan ng pagkain o prutas. Kulayin natin yan dahil kailangan natin yan para lumakas ang katawan at makaiwas sa sakit. Ang sunod naman na larawan ay telepono. Ginagamit yan ng tao pero hindi siya paunahin kanlaro ng tao. Magiging maganda at maayos pa rin ang buhay ng tao kahit wala yan. Ang sunod na larawan ay mga laruan. Hindi naman yan paunahin eh. Mabubuhay pa rin ang mga tao, laro na ang mga bata kung walang laruan. Kira hindi natin kukulayan. Ang sunod naman ay larawan ng gatas. Siyempre, kukulayan natin yan. Dahil yan ang unang kinakain ng bata o iniinom. Kalaran na ito para maging maganda at malusog ang kanyang katawan. Sunod naman na larawan ay mga damit. Mga damit pang lalaki. Kalaran din yan ng mga batang lalaki. Kira kukulayin natin. Sunod na larawan ay auto o kotse. Hindi naman yan paunahin eh. Mabubuhay pa rin ng bata kahit wala yan. Kira hindi natin kukulayan. Sunod naman ay larawan ng kamera. Mabubuhay naman tayo kahit wala yan. Magiging maayos at maganda ang buhay natin kung wala yan. Ay kahit wala yan, kira hindi kukulayan. At ang huli ay bahay. Kulayin natin yan. Dahil kailangan natin yan para mas maging gaganda at maayos ang ating buhay. Dahil meron tayong tirahan. Tara, kulayin na natin ang mga tamang sagot. We'll be right back.
Dito man tayo sa pangangalaga ng katawan. Susunod naman natin gagawin ay iguhit ang masayang mukha kung ay larawan ay nagpapakita na pangangalaga ng katawan at malungkot na mukha naman kung hindi. Dito sa unang bilang ay larawan ng batang kumakain. Tamang pangangalaga yon sa ating katawan para mapatiling malakas ang katawan at malusog. Kaya iguguit natin ang masayang mukha. Dito naman sa sumunod na bilang ay larawan ng nagsisipilyo. Tama na pangangalaga yon sa ating katawan upang malinis ang ating ngipin at mabango ang ating hininga. Kaya lalagyan natin ng masayang mukha. Dito naman sa ikatlong bilang ay larawan ng nikikipag-away. Iguguy natin ang malungkot na mukha dahil hindi tama yon sa ating katawan. Kasi sinasaktan natin ang katawan ng iba. Maharing magpasa o masugat ang kanilang katawan. Kira malungkot na mukha. Dito naman sa sumunod na bilang ay larawan ng batang nililigo. Tama na pangangalaga yon sa ating katawan para tayo ay malinis at mabango. Kaya iguguit natin ang masayang mukha. At dito naman sa huling bilang ay larawan ng batang naghuhulahu. Ayun ay isang eksersisyo o exercise. Tama yon sa pangalaga ng ating katawan. Kalaro natin ng exercise para maging healthy o malusog. Kira ang guguit natin masayang mukha. Tara, guguit na tayo! Tapos tayo guys sa tamang pangangalaga ng katawan. Dito naman tayo sa huling gawain. Gayon ang mga larawan ng mga bagay na ginagamit upang pangalagaan ang sarili. Bakit kailangan natin maging malinis ang ating katawan? Dito tayo sa unang larawan. Larawan ng toothpaste. Kukulay natin yan dahil ginagamit natin yan para nilinisin ang ating ngipin at dila. Ang sunod naman na larawan ay larawan ng sabon. Kukulayin din natin yan dahil kailangan natin yan para nilinisin ang ating katawan kapag tayo ay naliligo. Ito naman, sumunod na larawan ay tuwalya. Kukulayin din natin yan dahil kailangan natin yan para punasan kapag basa ang katawan pagkatapos natin maligo. Ang sunod naman ng larawan ay espada. Hindi natin kukulayan yan dahil hindi naman natin yan kanlaran para alagaan ang katawan. Ang sunod naman na larawan ay nail cutter. Kukulayin natin yan dahil ginagamit natin yan para linisin natin ang ating mga kuko. Ang sunod naman ay larawan ng toothbrush o sipilyo. Kanlaran natin yan para manlinis ng ngipin. Ang sunod na larawan ay kutsilo. Hindi naman natin kanlaran yan eh. Kasi sa kusina yan ginagamit. Hindi sa atin katawan. Kira hindi natin kukulayan. Ang sunod naman ay larawan ng salamin. Hindi din natin yan kulayan. Kasi hindi naman yan ginagamit para alagaan ang ating katawan. Ang sunod na larawan ay suklay at salamin. Kukulayin natin yan. Dahil kanlaran natin yan para ayusin ang ating buhok at ang ating mukha. Kasi ginagamit ang salamin para makita ang mukha. Para ayusin natin ang ating mukha. Sunod na larawan ay pose o dental pose. Kukulayin natin yan dahil ginagamit din yan sa paglinis ng ngipin para tanggalin yung mga nakaipit sa atin yung mga ngipin. Yung mga pagkain na natira. Kaya kukulayin natin yan. At ang huling larawan ay shampoo o lotion o kaya pabango. Kukulayin natin yan. Dahil ginagamit din natin yan para pangpalinis o pangpabango ng ating katawan. Tara, magkulay na tayo ng tamang sagot.
Araw guys! Sa mga gamit upang alagaan ang ating katawan. Tapos na tayo sa ating module. May natutunan ba kayo sa ating module? Ngayon din kung ito? Sana natutunan nyo na kung ano ang mga paunahing pangangailangan ng bata. Tulad ng pagkain, damit, at tirahan. Dapat natutunan nyo na rin kung paano alagaan ang ating katawan. Paano na nga ulit alagaan ang ating katawan? Sinama doon ang gatas. Huwag kalimutan uminom ng gatas, kumain ng maustansyang pagkain, mag-exercise, matulog ng tanghali, matulog sa tamang oras, maliko araw-araw, mag-eksisyo, uminom ng maraming tubig o gatas, at magsipilyo. Nagustuhan niyo ba ang aking video? Ano bang hintay niyo? I-like and share niyan sa kaibigan niyo. Bye guys!